Okay, share ko lang guys, someone asked. Ano nga ba itong zombie virus na natagpuan sa Russia? Magkaka-zombie na nga ba? Let me explain something. Ang tinutukoy dito ay isang microorganism na na-freeze sa isang permafrost sa Russia for thousands of years. At kamakailan nga lang, nabuhay itong muli. Pero papaano? Ang permafrost kasi ay isang parte ng lupa na na-freeze for how many years at may kakayahan itong mag-preserve ng bagay, buhay man o patay. For example, itong hayop na ito na tumigas sa isang permafrost, parang kahapon lang ito namatay, pero actually it was dead for more than 40,000 years na. So para sa zombie organism na ito na naninirahan na sa Earth 50 to 80 million years ago pa, na tinatawag nating Deloid rotifers or wheel animals dahil sa mga maliliit na buhok sa bibig nila na parang wheels, isa ito sa mga organisms dito sa Earth na may kakayahang mabuhay muli after long years of being frozen or asleep. Ang tawag sa kakayahan na ito ay cryptobiosis o parang nasha-shutdown yung metabolism nila kapag tumigas ang natural habitat nila, which is yung fresh water. So nagiging dormant sila o parang natutulog for how many years at nabubuhay muli kapag tama na ang environment. At nang ma-defrost o natunaw nga ng mga scientists ang parte ng permafrost na may wheel animals, agad itong nag-multiply asexually o walang kapares o kamate. At hindi na matukoy ng mga scientists kung alin dito yung source o yung mula sa permafrost dahil ang mga clones nito ay pare-pareho lang ang genes. Pero huwag mag-alala dahil ang organism na ito ay hindi isang zombie na parehas ng mga nakikita natin sa movies. Tinawag lamang itong zombies dahil parehas ito ng characteristic ng isang common zombie kung saan tumigas for how many years at muling nabuhay at nag-multiply. So hindi magiging zombie ang mga tao kapag kumalat man ito. But on the other hand, may mga microorganisms talaga na nagko-cause ng pagka-zombie ng isang nilalang pero hindi sa mga tao. For more info about that, check my pinned post about zombie apocalypse. So in totality, ang microorganism na ito ay hindi magko-cause ng zombie apocalypse or pagka-zombie ng isang tao. Yun lang. Bye!